tapon sa mga puno ng nyog dahil mula ugat nito hanggang bunga, pwedeng mapakinabangan. At kung may isipang pagkakitaan nito, why not coconut? Tree of life. Ganyan ituring ang puno ng nyog. Maliban sa saga ng bunga, maaari rin daw makagawa ng iba't ibang produkto gamit ang buko at nyog. Yan lang naman ang naisipang pagkakitaan ni Rodel na tubong Candelaria, Quezon. Yung tatay ko gumagawa ng lambanog. From there, nakita namin na marami pa palang pwedeng gawin sa tuba o coconut sap. Kasi ang tingin ng mga tao, pag oras na tuba lang, ikala nila alak lang. Pero hindi nila alam na marami pa itong pwedeng gawin, which is coconut sugar, vinegar, even coconut nectar syrup, and even ngayon sumisikat na, which is the coconut aminos. Hindi nagdalawang isip si Rodel na pag-aralan ng mga pwede niyang maging produkto. Hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng training pa sa coconut sugar na hindi namin alam na pwede palang gawin doon sa tuba. Marami kang pwedeng gawin in different processes. Pagka binoil mo yung coconut sap, pwede pala siya maging sugar. Pag nilagyan mo pala na mas mahabang oras, tas binoil mo siya, pwede pala siyang maging syrup. So, different processes, pero magkakaroon ka ng different byproducts. Isa sa kanilang produkto, ang cocoa sugar. Simple lang daw gawin ito. Ang naipong tuba ay pakukuluan ng 4 oras. Hayaan maging caramel ang kulay ng tuba hanggang sa magbutil-butil o crystallize. At kapag lumamig, ito na ang coconut sugar. Parang creamy po siya, ganun. Matamis na may iba yung sarap. Pagdating naman sa suka, meron ding pambato si Rodel. Ang cider o purong suka na galing din sa tuba. Best paired raw ito sa alternative chips na produkto rin ni Rodel. Sa paggawa ng suka, basta may tuba, pwede na. Kailangan lang i-ferment o imbak ito ng 5 buwan hanggang sa umasim. Saka sasalain ang humalo na dahon at bulaklak ng nyog sa pagkuha ng tuba. Sa negosyo ni Rodel, 2 bersyon ang binibenta niya. Pure cider at spiced vinegar. Malaking bagay ito kasi syempre doon sa coconut sap namin, nakakatulong kami sa mga coconut farmers. Nakakapag-introduce kami sa community ng alternative na pwede mong gawin. Isa sa diskarte ni Rodel para maipakilala ang kanilang coconut products. Sumasali sila sa mga bazaar at todo promote at benta online. When it comes to agriculture, pagkain siya eh. So somehow, trend yan eh. Lalo na, naghahanap yung mga customers ng mga bagong alternative na pwedeng kainin. And when it comes to health benefits, ito ang dapat alam mo. Since galing nga siya doon sa tinatawag natin na tree of life, marami talaga ang mga vitamins and minerals ang kukuha natin dyan. Kapag ito yung ginagamit ninyo, pwedeng makatulong sa health ninyo in the long run. Dahil nga meron tayong prebiotics and probiotics dito, maaari itong makatulong sa inyong immune system. Ang pagkonsumo ng mga ganitong klase ng produkto, ng mga alternatibong produkto, kailangan pa rin po natin ng tamang moderation, variety, and balance sa ating mga kinakain. Ang tree of life ay only rin ang produkto na pwedeng gawin. At kapag tamang diskarte, maaari rin itong magbunga ng swerte sa negosyo.